Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong Sangkay na si Sangkay Lons. Muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat mga Sangkay? And mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, hindi ko makakalimutan yung I love you all. Ayan. Ngayon dito sa Pilipinas, medyo nagpakita sa si Haring Araw, no? Medyo mainit-init ng konti. Pero baka mamaya-maya umulan na naman yan. So, ingat pa rin ang lahat, no? So, ngayong araw na ito, gagawa ko ng reaction video. Patungkol ito sa napanood kong upload ni Kuya Bobby TV 143. Ito'y patungkol kay Lawrence, no? At saka kay Cleo, na anak ni Kuya Will, no? Medyo nabahala ako dito sa kanyang in-upload, no? Credit dito kay Kuya Bobby TV 143. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kuya Bobby TV 143, subscribe niyo na po siya. Then, kung gusto niyo na mapanood ng buo itong video na ito, puntahan niyo po ang YouTube channel ni Kuya Bobby TV 143. Meron akong ipapapanood sa inyong video clips. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito sa video na ito. So tara mga Sangkay, panoorin natin. At yan naman pala talaga po itinapon doon sa sapa nung hindi pa nakukuha ninyo yan. Sino? Yan. Sinong itinapon sa sapa? Yan po. Ito mga bata? Ito po yung mismo si Lauren. Paano mo nalaman na itinapon? Siya po, nag-istorya dyan mo. Saan pagagamot, pinagamot ito po dyan. Paano pagkasabi ni Lawrence? Ang sabi mo nga kay Kuya Toy, Bobby. Mag ano nga Toy, magsalita ka nga Toy. Anong sabi sa iyo? Anong ginawa sa iyo? Tanungin mo lang. Tinapon po. Sinong tinapon? Tinapon ka? Sino nagtapon sa iyo? Agum ni Papa. Ha? Agum daw ni Papa niya. Si Christy? Paano ka, ano, Lawrence, nag-alala ako dito. Itinapon kayo sa sapa? Si kasama si Cleo? Mabuti na lang kung mababaw man yung sapa. Yun nga na eh. Ibig sabihin? Ito malalim. Ah, malalim. Ano, itinapon kayo? Yung agum ni Papa mo? Si Christy? Hala, Lula, grabe ito. Kaya nga po. Nakakangit-ngit ng ano ito, Lula. Ayan, nagkwinto na ang mga bata. Kaya nga po, delikado ang aking kung papagsulusuluhin ko. Oo, Lula, huwag ka magtiwala, Lula. So yun mga Sangkay, atin ang panood yung video clips na aking kinuha mula dito kay Kuya Bobby TV 143. Muli, credit dito kay Kuya Bobby TV 143. So ito na nga, no, medyo nakaka-alarma itong balita na atin napanood dito sa upload na ito ni Kuya Bobby sa pag-interview niya kay Lola Virgie at saka sa kay Lawrence, no? Panoorin nyo, re-recommend ko sa inyo na panoorin nyo itong video na ito kasi marami pang mga sinabi doon. Marami pa kayong malalaman kung ano yung mga ginawa ni Christy dito sa magkapatid na Lawrence at saka Cleo, no? Awang-awa ako dito sa mga batang ito, no? Kasi alam natin na nung mga panahon na nandudum pa siya sa piling ng kanyang tatay at saka kay Christy, ito si Lawrence yung sobrang anlaki ng pakinabang sa kanya ng kanyang tatay, no? Minsan itong batang ito hindi nakakapasok sa school kasi isinasama ng kanyang tatay papuntang bundok, no? Siya yung nagiging gabay kasi ni Will dito sa kanyang pag-aakyat sa bundok. And kita natin naman noon, no, na si Christy ay nasa bahay lang. Talagang doon niya ang dating nito ni Christy, no. And alam natin, no, na marami talagang nagagalit dito kay Christy dahil alam kung ano yung pakay lamang dito ni Christy, no. Yung suporta, yung para sa mga bata. Ang sarap ng buhay talaga. Sobrang sarap ng buhay nito ni Christy. Kaya hindi siya makaalis-alis dyan kay Kuya Will kasi nabubuhay siya dyan, no? Nakukuha niya yung mga gusto niya, yung mga bisyo niya, nakukuha niya doon. Naawa ako dito, makikita natin noon na in-interview yung bata na yung sinabi niya na itinapon sila sa ilog ni Christy. Sobrang sama, no? Talagang dapat talaga dito si Christy managot, no? Kasi mga bata yan, bakit kailangan mo ihagis sa ilog? Hindi yan mga ano, hindi yan mga basura, hindi yan aso, hindi yan pusa na inihahagis sa ilog pagka ayaw mo, pagka galit ka. Bata yan, tao yan, no? Mananagot dapat ito si Christy sa batas, sa ginagawa niya. Dito sa interview na ito, nalaman pa natin na si Lawrence, siya yung nag-iigib ng tubig para sa pampaligo ni Christy.
And sabi niya na pinapalo siya ng tambo, ng walis, no, ni Christy. Sobrang hindi maganda ang ginagawa talaga ni Christy, no. And gaya ng sabi ko, kinakailangan talaga managot sa batas ito si Christy sa ginagawa niya sa mga bata. Maling-mali ito si Kuya Will, no. Alam din ito ni Will, no, yung nangyayari sa kanyang mga anak. Pero wala siyang magagawa. Mas mahal niya si Christy kaysa sa kanyang mga anak, no. Yan yung magulang na talagang walang pagmamahal sa mga ano, sa kanyang mga anak, kasi mas pinipili niyang paboran yung kanyang kinakasama kaysa dito sa kanyang mga anak, no. Maawa ka talaga na habang nagkukwento yung bata. Tapos habang nagkukwento siya, nung tinatanong siya kung sino yung naghagis sa kanya sa ilog, sa sapa, mahina ang kanyang boses. Malalaman natin na takot siya. Natakot siya magbanggit ng pangalan ni Christy. Yung sinabi lang niya, yung agum ni Papa. No? At mahina ang kanyang boses. So, kailangan talaga ng justice para sa mga batang ito. Nasira yung kinabukasan ng mga bata, kasi dapat dati nag-aaral itong dalawang ito na magkapatid. Ngayon nagkahiwalay sila dahil lamang dito sa kagagawan ni Will, no, na pinili niya si Christy. And salamat na si Lawrence nasa kay Lolo Virgie, no, kay Lola Virgie yung kanyang lola, lola sa nanay, no. And alam natin na safe si Lawrence dito sa kay Lola Virgie, kasi mahal ni Lola Virgie itong apo niyang ito. Kita natin na habang ina-interview niya, umiiyak si Lola Virgie, kasi mararamdaman natin na mahal niya yung kanyang mga apo. Walang ibang magmamahal na lang dito talaga sa mga batang ito kundi ito si Lola Virgie. Yung magbibigay ng pagmamahal, kasi apo yan, eh, no. Ibang-iba yung pagmamahal ng lola, no, sa kanyang mga apo. So, kailangan dapat talaga, no, na maipamukha ito kay Christy na itong mga batang ito nagsasalita na ngayon kung ano ang kanyang mga ginagawa. Noon pa man yan, no, nababalitaan natin na yung mga bata, inuutusan niya para bumili ng kanyang Yossi, ng sigarilyo ni Christy. Talagang hindi maganda itong babae na nahanap ni Will, no, para na kanyang magiging katuwang. Dapat nga dito si Christy magpasalamat sa mga batang ito, dahil kung hindi dahil sa mga bata, walang magandang bahay si Kuya Will, walang magandang bahay na masisilungan ngayon si Christy. Ipinagawa yan dahil para sa mga bata, galing sa mga sponsors. Pero sino ang nagtatamasa ngayon ng bahay na ipinagawa ng mga sponsors ng Kalingap, no, na imbis na para sa mga bata yan, si Christy ang nandoon. So dapat talaga, no, actionan, mabigyan ng action ito si Christy na dapat mapalayas dyan, kasi hindi niya deserve na tumira dyan. Ang deserve na tumira dyan yung mga bata. Tapos sabi pa nito, no, may naikwento pa dito si Lola Virgin, no, na nahihiramin dapat ni Will si Lawrence, no, dahil wala nga dyan si Christy, umalis. Pero nung nalaman nitong batang ito ni Lawrence, no, na dadalhin siya ng kanyang papa, nagtatakbo, no, nagtago yung bata, kasi ayaw ng bata na sumama sa kanyang papa, kasi alam natin may trauma yung batang ito. Nakakaawa, mga bata pa lang talagang sobra-sobra na yung sinasapit ng mga batang ito na kahirapan, no. Imbis na dapat maganda na talagang buhay nito dahil may mga sponsors na tumutulong dito sa mga batang ito, pero nasira ang kinabukasan ng mga batang ito dahil lamang sa kay Will at saka kay Christy. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, no, naawa ako dito sa batang ito. Sa mga batang ito, ang kinabukasan ng mga bata na sira. Maraming salamat mga sangkay, no. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.